No mercy ang defending champions Creamline matapos padaliin ang mataas na expectation sa matchup ng Rebisco sister teams. Pusong kampiyon, Creamline nilampaso ang number 1 team Chocomucho. Alyssa Valdez na ini sa referee sabay bombang bawi. Caitlin Virayat Bea de Leon, POG of the day. Bea Lai, sinopalpal si Maddie Madayag. Pero bago yun mga kaviheads, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Nagpakita ng malupit na bangis ang kasalukuyang kampiyon na Creamline Cool Smashers para pataasin ang kanilang Final 4 hopes. Kapalit nga nito ang pagbibigay nila ng mapait at worst loss of the season ng number 1 team at kanilang sister team na Chocomucho. Matapos ang roller coaster performance sa mga naunang games, ipinakita ng Creamline ang kanilang best performance so far of the season, pinakita ang pusong kampiyon. Kahit expected na at least 4 sets aabutin ng game, hindi nila pinatagal ang match, winning in straight sets 25-17, 25-22 at 25-19. Sa set 1, on fire agad ang Creamline, especially ang kanilang opensa. Unstoppable si Tots Carlos habang mainit din para sa Chocomucho si Cici Rondina. Pero nagising ang blocking ng Creamline matapos ang emphatic block ni Alyssa Valdez kontra sa running attack ni Maddie Madayag. Doon natuloy ang nagising ang net defense ng Cool Smashers led by Pangs Panaga and Bea de Leon. Bukod doon, hindi rin mapigilan ng hot hands ni Tots Carlos habang limitado ang production ng Chocomucho bukod kay Cici hindi lang sa attacks kundi nawala rin ng kanilang blocking, losing set 1-17-25. Second set, nagpabaga ng performance ang Chocomucho matapos nilang baguhin ang strategy sa opensa sa umpisa ng set. Bumawi si Maddie Madayag para tulungan si Cici Rondina pero mabilis rin nakarecover ang Creamline. Tuloy din ang mainit na performance ni Jeanette Panaga at Alyssa Valdez. Speaking of, isang crucial call ang pinaglaban ni Team Captain Valdez matapos tawagan ng Creamline ng overreach. Nagsagutan si Alyssa at ang referee at nakisali rin si Coach Sherwin pero hindi binawi ng first ref ang tawag at tumalikod agad si Baldo. Matapos noon ay gumawa agad ng mainit na punto si Alyssa at mas lalong nanggigil ang Creamline. Hindi napag-iwanan ng Chocomucho dahil na rin sa tulong ng errors ng Creamline pero nangibabaw pa rin ang 15 attacks, 6 blocks output ng Cool Smashers 25-22. At sa third set, hirap ang Chocomucho na pigilan ng Creamline. Productive pa rin si Cici Rondina pero madalas siyang nabablock ng Cool Smashers. Gumawa na rin ng punto si Isa Molde pero hindi pa rin yung naging sapat para pantayan ang output ng Creamline. Total team effort led by Tots Carlos ang consistent na pinakita ng Cool Smashers at nakahawak pa sila ng 8-point lead 21-13. Hindi nabigyan ng magandang momentum ang Chocomucho with Creamline winning 25-19. Player of the game ang former Chocomucho team captain na si Bea de Leon scoring 9 points on 6 attacks and 3 blocks. Nanguna naman sa scoring si Tots Carlos with 21 big points habang parehong may tig 11 points. Sinalay sa Valdez at Jeanette Panaga kaya hindi problema ang limited 7 points ni Gemma Galanza. Lone star naman ang Chocomucho si Cici Rondina with 17 points. Nagdagdag ng 9 points si Isa Molde at 7 points si Honey Royce Tubino. Sa team stats, abante sa lahat ng departments ang Creamline lalo na sa blocking, bagay na unusual dahil match taller team ang Chocomucho. Ito na ang ika-12 straight win ng Creamline sa kanilang kapatid na Chocomucho na still never pang nananalo sa Cool Smashers since 2019. Ito ang kauna-unahang 3-set loss ng Chocomucho this season at ito rin ang rare 3-set win ng Creamline this conference kontra sa top contender team. Tumaas ang tsansa ng Creamline sa semifinals at mas pag-uusapan nga natin yan sa isa pang video. So far, tabla na sa 8 wins and 2 losses ang Creamline at Chocomucho. Parehong teams din ay may 24 game points pero lamang sa sets ratio ang Chocomucho kaya sila pa rin ang number 1 team habang number 2 naman ang Cool Smashers. Habang sa naunang game, nakakuha ng bounce back win ng Farm Fresh Foxes. Hindi nila pinagbigyan ng last rank team ng Strong Group Athletics winning in straight sets 25-10, 25-15 at 25-22. Player of the game si Caitlin Viray with 8 attacks, 2 blocks and 1 ace para sa 11 points. Ngayong Sabado, April 20, magtatapat ang Petrogas versus Galleries 2 PM, Cheritigo versus Akari 4 PM at panibagong sister teams clash sa pagitan ng PLDT versus Signal 6 PM.